Yun, Muscle Moto Vlog. Good morning sa inyo. Ngayong araw na to is January 2. Start ng 365 days challenge. Try natin kasi tagal natin hindi nakabuhat eh. Wala na oh. Laglag na yan. Puro taba na lang. So mamaya magche-check-in tayo. Check natin yung condition bago mag-start ng day 1 natin. Matatapos tayo next year, January 1. So, maababang content to. So, samahan nyo. Ipo-flex na natin kasi baka sabihin nyo, pagdating na next year, nandadaya ako. Ayan yung flex. Kala mo may abs pero tinan mo. Kaya na dito. Pag-flex ko ah. Ayan, flex na yan. Start tayo ng gym. Let's go. So yun, magbubuhat na tayo. Medyo nakaano na tayo eh. Nakapagpahinga. Kasi ayan ako. Norsa ba? Magte-10. Yung BCA natin, gaganto sana ako kaso... Ayan o. Wala na. So, wala muna. Tubig-tubig lang tayo. Tapos, siguro mag... weigh lang ako after workout. Light workout lang kasi mamayang siguro mga... 2 to 3, meron akong Muay Thai training. Iba-vlog ko din yun. Second session ng training natin yun. So, yun. Kita-kits. Video ko yung workout ng naka portrait. Kasi yung progress natin day by day, lalagay ko sa Reels. Ay, Reels ba yun? Hindi. YouTube Shorts. So, para makita talaga yung progress. Araw-araw, no? Kahit rest day, video ko yung sarili ko kahit wala akong workout. Kasi rest day, siguro mag-ano lang tayo cardio. Jumping rope siguro. Almost 6 months? Ay hindi, lagpas pa nga yata eh. Lagpas 6 months yata ako hindi nag-workout kaya naging ganito yung katawan ko. So, pagpasensyaan nyo na. First pull-up to. Hindi, mag-ano pala ako. Mag... warm up muna. Ah, bigat ko na. Third set na. Unti-unti lang. Baka mabigla. Chest workout tayo ngayon, purong chest lang. Siguro gagawin natin bro split lang ng siguro mga 1 month bro split lang. Bro split means 1 body part lang or basta ganun. Kunyari Monday chest, Tuesday shoulder, Wednesday back, Thursday legs, Friday arms, parang mga ganun. Parang one compound movement lang. Hindi natin pwedeng pagsabayin yung ano. Kasi nga, baka mabigla tayo. So... ano lang to?
2020, mag-unlock lightweight para hindi mabigla. Yun, lightweight muna ng pang pinaka warm-up set. 3 sets lang tayo. Hindi tayo magpo 4 sets kasi baka mabigla. So, magdadagdag na ako tapos yun na yung totoong set. Tatlong set. Okay, gagawin natin siya ng 3 times. 10 reps lang. Siguro after a month, dagdag weight na, dagdag ng bilang, dagdag ng set, depende. Basta ang mahalaga, natatamaan nyo kung saan yung gusto nyo patamaan. Ito, kagaya na ito, chest, kailangan. Hindi naman sobrang bagal pero recommended kasi talaga. Negative side, pababa. Pipigilan mo siya pababa. Pag-angat, medyo mabilis, okay lang. Pero pababa. Kasi nga, magaan to. Kailangan mas lalo nating i-feel. Diba? Kasi dati, wala pa to. Magaan. Hindi ko sinasabing kailangan laging mabigat ha. Okay lang na magaan. Basta, yung saktuhan lang. Yung nagmabigat ka nga, na-injured ka naman, hindi wala din. So, consistency, no? Sa akin pa talaga nanggaling eh, hindi ako consistent mag-workout. So, ito try natin, yung 365. I-bash nyo ako pag hindi ko nagawa yung 365, no? Okay lang yan, all goods. Para ma-motivate ako. Alright. Guys, huwag nyo kalimutan magtubig. Magtubig na magtubig, lalo na pag nagpapawis kayo. Tapos na tayo. Tatlong set. Next natin, incline bench press. Dito natin gagawin yan. Para ma-hit natin upper chest. Doon tayo mahina eh. Mamaya. Tatlong workout lang tayo tapos parang pinaka-cooldown natin push-up mo, right? Incline bench press. 10 reps lang din. Tatlong set to. 12 reps na yung ginawa ko. Tapos, yun sa diet natin, siguro papakita natin after a month. Kasi first month medyo hirap pa ako. Hindi tayo magbabagsak ng sodium kasi hindi naman tayo lalaban. Medyo baos-baos na konti sa mga fatty foods. Pero ang main goal ko is body recomp lang. Ibig sabihin, habang nagbabawas ka ng fats, body fat, nagdadagdag ka ng muscle. No, hindi tayo magka-cutting. Hindi rin siya totally bulking. Basta body recomp, yun, maging fit. Yun naman yung pinaka-importante. Hindi naman tayo lalaban. Siguro kumpala rin, no? Siguro pag naging consistent ako, hindi ako naging busy. Kaya natin yun. Tawag dun. Kumbaga, pag pinalad nga yung katawan natin. Kasi, hindi ko minamalit ang pagiging Asian. Pero, syempre, isa sa factor yun, mahirap. Half Japanese ako, half Filipino. Hindi rin ako katangkaran, hindi rin naman ako maliit. I'm 5'8". So, yun. Kung pinalad, kung papala rin. Kasi isa sa bucket list ko yun. Sa bucket list po yun.
sa buhay ko ang makapag-compete one day. Kahit once lang, siguro experience, masaya na ako dun. So, labahan. So yun, tapos na tayo mag-incline. Nakapagod. Kahit ganun-ganun lang, lightweight, nakapagod siya. Hindi siya biro. Kaya kailangan maging consistent kasi pag araw-araw mo siyang ginagawa, tapos masanay ka na. Hindi na siya mahirap sa'yo. Maghahanap ka na ng sakit ng katawan. Ngayon, panigurado ako, lightweight lang to lahat, pero isipin mo, 6 months, hindi ako nagbuhat. Ang hirap talaga. Sobra. So, yun. Sana maging aral sa akin tong ginawa ko in the first few months. Tumigil ako 6 months. Grabe yun. Nakapagod. Nakapagod tuloy. Nakapanghinayang. Kasi, yun nga. Imbis na tuloy-tuloy sana ako, diba? Pero, syempre, may mga iba-ibang nangyayari sa buhay natin. Naging busy tayo. So, yun. Hindi na ma-excuse yun. Kasi, kung talagang gusto mo, may paraan, diba? Yun nga yung sabi nila. So, wala na akong maging excuse. Kung gusto ko talaga, kahit kumagain ako, di ba? O gabiin, okay lang yan. Kailangan matapos natin 365 days. Hindi naman siya New Year's resolution. Medyo hindi lang tayo busy ngayong buwan. Kaya naisip ko, testingin natin. Hindi naman para sa inyo to eh. Para sa akin to. So, malay nyo. One day, di ba? After one year, medyo kumanda yung katawan natin. Magpapa-coaching tayo sa malulupit na coaches. Kagaya ng ni, kilala si Joven sa Gabayan. Sipin nyo yun. Pure Filipino siya. Asian. Nakatungtong ng Mr. Olympia. Sipin nyo yun. Kalaban niya dun, mga necro. Eh, grabe yung mga genetics nun, di ba? Pinatunayan niya na hard works beats genetics. Tama ba yun? Basta, pag may hard work ka, talagang makukuha mo. Makukuha mo yung gusto mo. Hindi man siya naging top 1. Pero at least, nakapasok siya doon. Kailangan kasi pro ka bago ka mapasok doon. So, hirap. Yan. Depende na lang. Kung kanino ako magpapa-coaching, dami dyan. Ken Hanaoka, JJ Ngit-Ngit. Dami. Daming mga coaches dito na magagaling. Ngayon, susubukan ko muna isang taon straight. Wala mo ng coach ako muna. Papa-condition muna ako bago ako magpa-coaching. Kasi kailangan, para sa akin, handa tayo bago magpa-coaching. Kasi hindi rin biro ang bayad ng coaching. So kung sasayangin mo lang, sayang talaga. Diba? So yun, next workout na. Ipapahinga lang ako eh. Mamaya lalagay natin yung after workout. Kanina nakita nyo na yung before ako mag-workout, yung katawan natin. So, after workout. Naka-flex din. Parang makita nyo lagi kasi sabihin nyo, eh, nag-flex ka lang eh. Nag-flex ka lang, ganyan. Talaga mag-flex ako. Para walang daya. I-compare natin yung nag-flex ako ng day 1. Tapos day 365, sana maabot na natin. Excited na ako. So, third workout. Cable flies. Tapos last workout, push up. Third set, tatlong set din po. Tatlong set, tapos 12 reps. Squeeze. Yan ang importante. Kahit wala akong ma-squeeze, squeeze pa doon. Thank you.
dalawang set na tayo. Last set. Sa mga gusto magbuhat at makasabay ako, G lang. Anytime. Libre to, libre. Hindi naman ako... madamot eh. So, kung napanood nyo to, at gusto nyong magpaturo o makasabay ako, goods lang. Huwag nyo masyadong i-judge yung katawan ko ngayon. Napahinto lang talaga. Pero marunong ako. So, yun, dito lang siya sa 103 Gloria Diaz Street, BF Resort Village, Las Piñas. Kung hindi nyo alam, message nyo, R&B Muscle Gym. Yun. Mabutuhan nyo na to. Kita-kits tayo. Sa page kasi namin, nakalagay na dun yung map. So, madali nyo puntahan. Gagamit lang kayo ng Google Map at makakarating kayo dito. Sa mga nag New Year's resolution diyan ito pa rin 'yon ah. Medyo nakakatawa, 'di ba? Na parang New Year's resolution pagbubuhat. Yung iba kasi hanggang summer lang sila. Alam niyo 'yon. Bubuhat sila para magpaganda. Para pagdating sa summer, maganda yung pang picture nila. Hindi pwede. Hindi dapat ganun. Ako, ganun ginagawa ko dati. Ngayon, hindi na. Consistent na tayo dire-diretso hanggang January 1. Alright. Last workout, incline push-up. Kasi hindi na natin kaya mag-flat. Yung normal na push-up, medyo pagod na. So, dito muna tayo. Tatlong set. Hindi ko sinabing gayahin nyo, pero pwede nyo gayahin. Yung mga workout na to. Itong mga workout na to, masasearch nyo sa YouTube. Mga basic lang, literal. Kahit sino pwede gawin to. Kahit nga mga babae. Basta, syempre, yung kaya nyo lang, lightweight. Alright! Day 1 to ah. January 2. Okay, sabi ko i-flex natin. Flex. Tingnan nyo. Grabe yung taba. Pero test natin. Napump. Ano lang to? 10 to 12 reps. Tapos tatlong set. Yan. Natutuwa na agad tayo pero day 1 pala. Ano lang to? Pege to, pege. Yung ganito. Pege yan. Kasi pump lang siya. Alright, tingnan natin. Yan. Ito, papakita ko yung before workout. After workout. Day 1. Next na. Day 2. Make sure, lagyan nyo ng tubig muna. Bago nyo lagyan na ito para hindi magdikit doon. At maglalagay rin tayo ng creatine dito. Okay, bibili ng mga nakakapsula. Bili kayo mga ganito. Literal na 5 grams. 5 grams to. Yun. Iinom tayo ngayon ng protein shake. Whey protein ha. Whey protein tsaka creatine. Shake muna natin. Hindi to sobrang kailangan. Hindi to sobrang kailangan. Kahit natural food, okay yun. Pero para sa akin, syempre, malaki tulong na ito. Hindi lalaki katawan nyo na gumagamit kayo dito ng ganito ha. Nang walang tamang diet. Syempre, kailangan mataas yung protein nyo para lumaki katawan nyo. Yung whey na to,
is para ma-provide niya lang yung protein na kailangan natin daily para mag-grow yung muscle. So, kung malakas ka naman kumain, malakas ka mag-protein, chicken breast, isda, beef, madami naman protein, pati nga pork eh, madami lang fats. Okay na yun, kung wala kayong budget na pang ganito. Pero kung meron naman, may extra budget kayo, bili kayo ng whey protein, creatine. Hindi ko sinabing sa akin kayo bumili. Kasi meron rin kami dito, pero anywhere naman. Kung gusto nyo mag waking, supplement hub, madami naman. Huwag na kayo mag Lazada tsaka Shopee. Kasi hindi ako tiwala dyan. Baka mamaya nilalagay nila tawag doon, expired na. Dami, madaming mga supplement na ano. Nagbebenta ng supplement na legit, kagaya ng good stuff. Yan, sa Pasay lang yan. Goods doon, goods, mga mura. So yun, inumin na natin. So yun, naubos na natin. Hindi, meron pa natin na konti. Hindi ko pala na-explain yung sa creatine. Yung sa creatine, nakukuha natin siya sa mga meat. Hindi ako sobrang expert ah. Hindi pala talaga ako expert. Pero, yung creatine nakukuha natin yan sa meat. Ngayon, para makakuha ka ng 5 grams na creatine a day, is kailangan mo kumain ng malupitang beef, no? So, pag nag-gym tayo, kailangan natin yan. Pwede nyo i-research kung ano ba yung creatine. Para sa akin, yun ang pinaka-effective na supplement na nag-exist ngayon. No? Bukod sa mga siyempre, mga natawag dun? Mga steroid. Hindi tayo gagamit nun. Siguro paglalaban lang, pero natural all the way. Whey lang, creatine, tsaka tamang pagkain. Makakabili ko ng aming sariling tahanan para sa aking buong pamilya matulog.